Good morning guys, nandito tayo ngayon sa aking munting taniman ng gulay at tinatapos ko lang po ang pag-harvest nitong puno mga kamuting kahoy dito po. At isa po, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo kung bakit mga farmers dito sa bukid mo nayayo magtanim ng ating mga native kasaba dahil po sa kalidad ng laman. Ipakita ko po sa inyo itong ang ating native nga kasaba. Ito po, malaking puno po ito. Pero tingnan mo ang laman. Bukunsi lang. Ito pa oh. Halos wala. Iisa lang malaking puno. Pero itong variety na galing Thailand po. Tingnan natin. O ito. Magkasing puno lang po sila. Pero tingnan mo ang laman. Ibang-iba talaga. At ito, pinakamaliit na puno. Tingnan mo ang puno niya. Pero tingnan mo rin ang laman. O, sobrang liit po. Pero ang laman niya sobrang dami. Ito pa oh. Kaya nga ayaw ng mga farmers dito magtanim ng native nating kasaba dahil lugi talaga. Pero ito oh, itong inaani ko ngayon. Oh, sobrang dami. Dito lang yun, oh. Kunting area lang to, halos 30 puno lang po ito. Ito po ay Thailand variety nga na kasaba. Ibang-iba talaga. Kumparar mo dito sa atin, no? Yun ang native nating kasaba. Okay, tatapusin ko lang muna ito. Baka wala naman. No, ito na po guys, oh. Tingnan nyo. Halos 30 puno lang po ito, pero sobrang dami po ng laman niya. At isa pa po dito, malambot po itong bunutin kasi ang laman nito ay parang nakalitaw lang sa lupa. Iba talaga sa native kasaba natin na sobrang tigas bunutin. At tingnan nyo po yung native kasaba natin. Oh. Ito po ay 4 na puno, pero tingnan mo ang laman. Sobrang konti. At saka ito pong Thailand variety po ay hindi po ito para sa food consumption natin. Ito ay para lang po sa business purposes. Ito po ang ginagawang kasaba flour. Hindi po ito pwedeng lutuin at kainin natin kasi sabi ng iba nakakahilo daw. Kaya magtanim ka nito para ipangbinta mo lang, gawin mo munang dried kasaba at ibinta mo sa pamilihan.